Kumusta mga Brad? Dati nung bata pa lang ako, palaging sinasabi ng mama ko, ang gwapo-gwapo talaga ng anak mo! Wow! Pero ngayon nasa tamang edad na ako, narealize ko, sinungaling pala mama ko. At dahil dyan, shoutout muna sa mama ko. Ma, peace tayo. Love you. At syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napatpadito sa aking walang kwentang channel, eh huwag ka na mag-subscribe. At yun na nga, sa video ng ito ay pag-usapan natin ng isa na namang motor ng Yamaha na hindi dadalhin dito sa Pilipinas. Wow. O diba, parang nangaasar lang. Hindi naman pala dadalhin sa Pilipinas, eh bakit ko pa nire-review? Sabi nga ni J-Mac, for the views. Hindi, joke lang. Ganito kasi yan. Oo nga, no? Bakit ko ba ito nare-review? Eh, hindi naman pala dadalhin sa Pilipinas. Nangaasar lang yata ako eh. Yun, naalala ko na. Meron palang nag-request. So, yun nga po ang sabi niya. Pagawan po ng video yung Yamaha Signus Grifos. Thanks. Yun, mabilis lang naman ako kausap eh. Tara, tirahin na natin. So, ito nga po ang Signus Grifos 125 na ipinagmamalaki ng Yamaha. Oh. Kaso nga lang, hindi dadalhin sa Pilipinas. So bakit nga ba hindi dadalhin sa Pilipinas? Ayon nga po sa official statement ng Yamaha, ang motor na ito ay exclusive lamang sa Taiwanese market. Ooh, Yamaha, pabor-pabor! Pero siguro hindi rin natin masisisi si Yamaha kung bakit nila ito ginagawa. Kasi karamihan nga daw sa kanilang mga records dito sa Pilipinas, 60% sa mga motor na kanilang hinahatak ay kinakahuyan muna bago isinasauli sa kasa. Magaling kang kupal ka! O, kasalanan din naman pala natin eh. Huwag na tayo magreklamo. Dapat kasi minsan, pag binigyan tayo ng pagkakataon, huwag nating sasayangin. Sabi nga ni Victor Magtanggol, with great power comes great responsibility. What? Ay, sorry. Si Spider-Man pala yun. So, pag-usapan na nga po natin ang tungkol sa Yamaha Signus Grifos na available lamang sa bansang Taiwan. Sana all. Ito na nga po ang ika-anim na henerasyon ng Yamaha Signus mula nang ito'y umpisahan noong 1995. At ito nga po ang kanilang kauna-unahang modelo ng Yamaha Signus, ang kanilang Signus X. Sintabi sa mga kakahiwalay lang dyan, kailangan ko talagang banggitin yung X. So yun nga po ang kauna-unahang modelo ng Yamaha Signus, ang kanilang Yamaha Signus X. Nasabi nga doon sa mga komento na ang kanyang tapaludo daw ay parang ilong daw ni Ilong Ranger. Ooh, hindi naman kayo talaga. Hawig lang ng konti. July 21, 2020, noon ngang inilabas ito sa bansang Taiwan. At magiging available naman ito ngayong 2021. Siyempre, doon lang din sa bansa nila. At ang motor na ito ay magkakaroon ng tatlong variant. At yun nga po ang standard na gumagamit ng UBS or Unified Braking System. At pangalawa nga po is yung ABS version. At pangatlo naman ang kanilang premium version na Monster Energy Yamaha MotoGP Edition. Na-inspired nga po doon sa Yamaha R3 na ginamit doon sa MotoGP. At ito din po ay limited edition only. Parang katulad na sa suot ni ate. Limited only. Wala siyang shorts. At syempre naka-ABS din po ito. At dahil dyan, pag-usapan na po natin ang specs sa motor na ito. So ito nga po ang Yamaha Signus Grifos na merong 125 cubic centimeter engine displacement. At ito po ay 4-stroke single cylinder, single overhead cam, liquid cooled at syempre fuel injected din po ito. At ito rin po ay meron ng VVA or variable valve actuation na magbibigay ng malakas na power at the same time hindi siya malakas sa gasolina. O diba? Power! Namiss ko tuloy si Katrina. At pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, ito po ay mayroong 6.1 liters. At kayang kumonsumo ng 48.9 km per liter. At pagdating naman sa kanyang power, ito po ay mayroong... Hindi, joke lang. So ito nga po ay mayroong 12 horsepower at 8,000 rpm. 11.2 Nm at 6,000 rpm. At ang sukat naman po na kanyang gulong ay 120x70x12 sa harap at 130x70x12 naman sa likuran. At parehas po itong naka-tubeless. At sa mga hindi pa nga po nakakalam, ang kanyang headlight nga daw po ay inspired daw doon sa Yamaha Aerox.
At ang kanya namang taillight ay inspired din doon sa bagong NMAX 2020. O diba, chop suey. At isa nga rin po sa kagandahan sa motor na ito ay nasa harapang bahagi na po ang kanyang fuel tank, na which is napakaganda para naman malaki ang kanyang compartment sa likuran. At syempre ang pinaka-importante sa lahat, ang kargahan ng Red Horse. O diba, tatlong kahon din kasya dyan. At syempre ang kanyang gauge panel fully digital, at pagdating naman sa kanyang mga ilaw ay naka-LED na din po yan lahat. At ang motor na ito ay mayroong kabuoang bigat na 124 kg. At syempre ang pinaka-importanting tanong ng lahat, ang kanyang presyo. Kaso lang, may problema. Bagamat ipinakita na ito ni Yamaha nung nakaraang taon sa publiko, ay hindi rin naman nila sinabi kung magkano ang presyo sa motor na ito. O diba, ang damot? Pero kung ako magbibigay ng presyo sa motor na ito, ito ay nagkakahalaga lamang ng pisudos. Joke lang. So about nga po sa presyo, antayin na lang natin na maging available ito sa bansang Taiwan. So may iba tayo ng konti. Alam nyo ba na mayroon pa isang series ng Yamaha Signos ang inilabas na inspired pa rin doon sa Monster Energy Yamaha MotoGP Edition? Yes po, dahil makalipas lamang po ang ilang buwan mula nang inilabas ang Yamaha Signos Gripus, ay naglabas naman sila ulit ng isa pang series ng Signos. At ito nga po ang Yamaha Signos X. At ito po ay updated version lamang noong 2019. Sa madaling salita, same specs pa rin sila doon sa naunang model ng Signos X 2019. At alam nyo rin ba na naglabas lamang sila ng 800 units na magiging available lang din sa bansang Japan? Woo! Madamot! Madamot! Sus! Puro pareklamo! Wala ka din naman pambili! Ako ito ang iyong konsensya! Patay tayo dyan, may ipal na naman yung konsensya ko. So maiba ulit tayo. Siguro naman lahat tayo ay napakinggan na ang kanta ni Easy Mill na Panalo. O diba? Panalo! Pero sabi ng Blue Boys na nakabang doon sa may kanto, "Panis ng Easy Meal nyo sa Easy Meal ko. O diba? Panalo." Ew! Magbago na kayo oy! Lumaban kayo ng patas. Hindi kami mga bakang araw-araw may gatas. Nagtatrabaho po kami ng patas sa loob ng maraming oras. At huwag naman po sana kayo mangutong sa mga taong sumusunod naman sa batas. Yun lang. Time. Magaling kang kupal ka. O diba, ang galing. Pag kami, huli agad. Pero pag kayo, ayos lang. So next year nga po ay eleksyon na naman ulit. At panigurado, tatakbo na naman to. Sorry po Mr. Dick, pero dehens ko na po kayo ibuboto. Isa po kayo sa mga pahirap sa mga motorcycle rider. So yun mga brad, sana iboto natin yung mga taong karapat dapat. At magbibigay lamang ako ng isang malupit na advice. Kung gusto nyo maging politiko balang araw yung mga anak nyo, pangalanan nyo ng wisely para sigurado na ang panalo. So hanggang dito na lang muna siguro tayo mga brad. Pero syempre bago natin tapusin ang ating video, hindi matatapos ito nang walang pakambing. You know what I'm saying. So shoutout nga pala kay Ma'am Gina Faye Estrada. Shoutout kay Madam Icing. O mga brad, subscribe na kayo sa channel dyan, namimigay ng milk tea yan. Shoutout kay Jade Ibanay. Shoutout kay Damril. Shoutout kay Robert Benito. Shoutout kay Exciter Vlog. Shoutout kay Aldrin Damayo. Shoutout kay Junard Batukan. Shoutout kay Ayan Dick Luna. Shoutout kay Jake Boards Hilado. Shoutout kay Ken Alvarez. Shoutout kay Toper. Shoutout kay Rafi Campus. Shoutout kay Darcy Jim Consultado. At pati na rin sa kanyang mga anak na si Mishka at si Vien. O love na love kayo ng papa nyo. Mag-iingat kayo palagi. God bless po sa inyo. Shoutout kay Suhatan. Shoutout kay Cesar Jr. Muigo. Shoutout kay Alex Logan. Shoutout kay John D. Patriarca. Shoutout kay Josie Palermo. Shoutout kay Juan Cardona. Shoutout kay Rated GR. Shoutout kay Joey Ligalig. Shoutout kay Andrew Velasco. Shoutout kay Villa Fria Motors 2. Shoutout kay Bonix TV.
Shoutout kay Jason Garcia. Shoutout kay Jonathan Saberon. Shoutout kay Poy Poy at sa kaibigan niyang si Raul. Shoutout kay Kuya Tony Orculio Jr. Shoutout kay Roy Cagayat. Shoutout kay Rem. Shoutout kay George Kulaway. Shoutout sa tropa kong si Lionel at pati na rin sa kanyang kasama na si Rochemay Lapus. Shoutout kay Daryl Cotara at pati na rin sa kanyang misis na si Mariel Patat. Shoutout kay Joel Hirana. Shoutout kay Anthony Antonio. Shoutout kay George Venturina. Shoutout kay Eli Maliwat. Shoutout kay Jason Fortun at pati na rin sa kanyang mga kasama na sina G.K. Lugasan, Danisa Formon, Karin Canlas, Jenny Mahusay, Lian Valdez, Melvin Guway, May De La Cruz at sa kanilang magandang supervisor na si Ma'am Vienaline Obnamia Bondok. Shoutout kay Sir Nori James Manulat at shoutout din sa 1st Infantry Division at sa 51st Infantry Battalion. Ingat po kayo lagi sir, God bless po sa inyong lahat. Shoutout kay Waldo Jr. Shoutout kay Paolo Villaluna. Shoutout kay Peter James Mendoza. Shoutout kay Louis Camino. Shoutout kay Prince George Gallego. Shoutout kay Paul Vivero. Shoutout kay Minicraft Buddy Babanto at pati na rin sa Rickban Cycling Hub. Shoutout kay Oni La Cuesta. Shoutout kay Lawrence Santos. Shoutout kay RJ Ryan. Shoutout kay Christian Binaraw. Shoutout kay Ray Lopez. So hanggang dito na lang muna tayo mga brad at muli, ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive. Okay, bye.